Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for our video today, I will be showing you how I organize my baby's clothes or yung mga stuff niya. And ipapakita ko din kung ano yung laman ng trolley cart niya. So if you guys are interested, just keep on watching. Before anything else, if hindi pa kayo nakasubscribe dito sa channel ko, please don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi kayong updated kung may bago akong video. Ito yung cabinet ni Baby. It's from IKEA. Kuha namin siya sa furniture source sa Instagram. So, I think it's the mom drawer. Meron na ako nito actually dun sa house ng parents ko. Nagandahan ko siya kaya ito na din yung pinili ko as magiging cabinet ni Baby. So, dito ko na lang nilagay yung upang kasi nandito yung saksakan. So, para easy access na lang. Tapos, may konting decors here pero hindi talaga siya dyan kasi maglalagay ako ng shelves dito. I think mga dalawa siguro na shelves. Hindi ko palang naaasikaso kasi nga, diba, nag-pandemic tayo. Bawal lumabas yung butes. So, after na lang siguro mananak. Tapos, and ito yung cart niya. Dito ko nilagay sa gilid. Pero ang nakalagay talaga dun sa gilid is yung air purifier namin. Pero for the sake of this video, dun ko na lang din nilagay itong trolley cart niya para matchy-matchy lang din yan. So baka may magtanong pala kung saan ko nabili yung mga to. So, this board is from Shopee lang. And tapos, ito namang lamp na to is from Cuddle & Kind. I'm not sure if Cuddle & Kind yung tawag sa kanila. Pero, pag bumili ka ng isang doll sa kanila, you get to feed, ayan, kids ata. So, one doll is equivalent to 10 meals. So, sa US to nabibili. Tapos, this cute na rainbow is from Handmade by Junes or Junice. Taga dito siya sa amin sa Kabanatuan. So, order kayo sa kanya. Super nice. And maganda talaga siya. Ayan, so. So, punta na tayo dito sa first drawer niya. Ang mga nakalagay dito, yung mga booties niya, yung mittens niya, tapos mga booties na hindi detali. Tapos may mga bonnets siya dito. These are mga lampins. Ito naman, mga washcloth siya na plain. And then, mga collards. Tapos, ito yung mga pajamas niya. Tie sides na sleeveless and tie sides na long sleeves. And ito yung mga, ano tawag doon, yung mga big kiss. Ayan, ito. So, as you can see, this drawer is almost lahat white para magandang tignan. And ito yung mga pambahay niya. So, nandiyan yung mga pangunas niya, ganyan. Ito palang mga organizers na to. I got this from Shopee as well. So, ililink ko na lang sila. Ito din yung mga organizer na to. Sa Shopee ko lang din to nabili. So, ayan yung first drawer natin. For our second drawer naman, nandito yung mga beddings ni Baby. Ayan yung from Zygie or ZG. Tapos yung from Lily and Tucker. Ayan, since hindi pa naman nakabuo yung crib niya dito sa bahay namin. Tapos, ito yung mga absorbent na bed mats niya from Swaddies. And nandito yung mga clothes na medyo malalaki pa. Yung mga binigay ni Mami Bex. So, ayan siya. Dito ko muna siya nilagay since hindi pa naman siya masusuot ni Baby. Dito naman sa third drawer ni Baby, nandito din yung iba kong gamit. Nandito yung mga breast pads ko, storage bags, tapos ayan yung mga pads ko. Tapos yung mga donuts, Buds and Blooms na cream. Tapos dito ko din nilagay yung ibang bottles ni Baby dito. Tsaka ito, brush niya. And then here yung musical cube mobile ni Baby na hindi pa naman magagamit. So ito yung third drawer. So, punta na tayo dito sa favorite drawer ko. Hindi ko alam, parang favorite ko yata yung mga right side. Sa drawer na to is yung mga onesies ni Baby, mga frog suit niya, ganyan. And also, yung mga shoes niya. Ayan. Dito sa first organizer, nandito yung lahat ng onesies niya. So, lahat to in-arrange ko by size. So, yung mga nasa bungad, yun yung mga 0 to 1, ganyan, 1 to 2, tapos 0 to 3, 4 to 6, ganyan. So, eto din, mga onesies din to. Tapos yung iba, meron na siyang katerno ng pajama. So, isinasama ko na sila. Like eto, ayan, magkasama na siya. Eto din, magkasama na. Tapos, ayan, parang ganito, magkasama na siya. So, eto naman, I think 4 to 6 months to pataas.
So, lahat yan, in-arrange ko by sizes. And nandito naman yung mga sleep suits niya. Ayan, arranged by size din yan. So, from smallest to biggest. And last organizer, yung mga sweaters ni baby. Ayan, dito ko nilagay yung mga sweaters niya na cutie-cute. So, nakalagay din dito yung mga shoes niya. Ayan, tapos, here naman nandito yung mga iba niyang socks. Ayan, pinagsama-sama ko na dito. So, meron pang socks doon sa baba. Papakita ko later. So, lahat pala lang ginawa ko na to is Marie Kondo style. Sure naman ako alam niyo yung kung paano yung Marie Kondo style. So, ganun na lang yung ginawa ko para pagbukas mo siya ng drawer, kita mo lahat dito. Mas easy access, tapos mas organized din. So, here naman sa second drawer sa right, dito sa first na organizer, nandito yung mga bibs ni baby, ayan. Tapos, nandito rin yung mga back towels niya. Ito naman, yung iba niyang panlakad. Ganun din, from 0 to 3 pataas. So, ayan yung iba niyang, ito yung jacket niya na favorite ko. Tapos, here, nandito yung mga muslin cloth. Tapos, may isang receiving blanket dito and isang bath towel. So, ayan yung, ito yung mga from Shopee. Tapos, yun naman yung medyo mga mamahalin. Ayan. Tapos, here pala, nandito rin yung mga clothes ni baby na hindi pa niya masusuot kasi medyo malaki pa. So, hindi ko na nilagyan ng organizer kasi ala rin ako makita na kasya dito. And here are yung mga iba niyang socks na medyo malalaki din dito. Yan. Sa last drawer ni baby, nandito yung mga toiletries niya. Some of his baby movie products. Nandito yung mga cotton balls niya. Tapos, nandito yung cradle niya. Nandito yung bigay nila ni Ninong Kim and Tita Elaine ng mga wipes from Tiny Buds. Sterile gauze pads. Yung mga cotton pads niya. Mga cotton buds. Tapos, dito pala sa lalagyan na to, nandito yung mga stuff niya na hindi pa naman niya magagamit. Like yung lotion, first tooth gel, yung toothbrush niya. Ayan, dito ko siya nilagay sa isang organizer din. So, yan yung last drawer ni baby. Most items are from baby movie talaga. So, ayan. I would like to thank daddy pala kasi siya yung nagbuo ng cabinet ni baby. So, thank you daddy. Kahit na alam ko na medyo nahirapan kaya ta sa pagbuo. Thank you. So, yun yung cabinet ni baby. At ngayon, ang ipapakita ko naman sa inyo yung trolley cart ni baby. So, yung trolley ni baby. Ayan. And ito, kung napanood niyo yung baby haul ko, sa Locapin ko to nabili, yung cart na to. Dito sa top part, meron akong tissue holder dito. And I think I got this from All Home. Tapos, meron din tayong cotton balls, large cotton balls here. And large cotton pads yata yung tawag doon. So, eto, from Shopee lang din siya. It's actually a makeup brush holder. Pero ginawa ko na lang siyang lalagyan ng cotton balls and cotton pads. Link ko na lang siya ulit. And then, I have Sacred's hand sanitizer here, alcohol. Tapos ito, yung organizer nito from Shopee as well to. Ayan, may divider siya. Nilagay ko dito yung nasal aspirator ni baby. Tapos yung mga creams niya, oil, baby gold nail file. So, dito yung cotton buds niya and wipes. Here naman sa second layer, meron akong dalawang organizer na kamukha lang ng organizer din sa cabinet ni baby. Dito, nakalagay dito yung mga baby dry wipes from Ninang Mia and sterile gauze pads. And meron tayong disposable diaper bags dun sa likod. Tapos itong baby movie niya na grooming set. And then here sa right, nandyan yung iba niyang stuff. Yung sanitizer, tapos yung mga oils niya. Itong baby nail trimmer niya. Tapos baby wash niya na Sacred. And yung mga hand sanitizer pa and natural changing spray. Tapos nandito rin yung mga gonna waste stick-ons niya. So, ayan yung second layer. And here naman sa third layer, dito ko nilagay yung mga extra na ziplocks niya. And itong mga diapers niya. Ayan. So, ito, maganda rin to. Meron siyang takip. It's from Shopee as well. Ayan, no, meron siyang hawakan sa gilid na ganyan. Maganda siya, malaki siya. So, again, ililink ko na lang ulit sila down below. So, ayan yung laman ng trolley cart ni baby. So, yun lang naman yung laman ng trolley cart ni baby. And since hindi pa naman lumalabas si baby, hindi ko pa alam kung ano talaga yung mga madalas niyang gamitin or tama ba yung mga nilagay ko. So, sure ako, mababago pa lahat ng mga nakalagay doon. So, syempre, ang ilalagay ko siguro sa top layer yung mga lagi niyang ginagamit, ganyan. Pero,
Doon sa third part, sure na ako na yung diaper ilalagay ko doon. Doon sa white na malaking organizer. So, thank you guys so much for watching. And I hope na nag-enjoy kayo sa video natin. If you have any other suggestions or tips para sa mga organization, please let me know in the comment section down below. Kung nag-enjoy man kayo, please don't forget to hit that like button. And syempre, don't forget to share and subscribe to my channel. So, thank you guys so much for watching. And I hope to see you on my next video. Bye guys!